magkano ang kinikita ng isang water refilling station? Yun! Electric bill. Magkano po ba ang electric bill ng isang water refilling station? Yung na-interview ko po kahapon, kapackage na yun po siya. Ang sabi niya, nakaka 150 container daw siya sa isang araw. Ang bill lang niya is 1.6. So okay, sa electric bill po natin, kung tayo ay bumibenta ng 200 galon araw-araw, okay, sa 200, nag-compute po ako ng 100 na lang. 100 ang deliver kasi sa deliver minsan 30 pesos. Sa refill naman ay 25 pesos. So yun po yung ating computation. Sa 200, makaka 3,000 pesos ka ng electric bill kung efficient yung makina mo. Kagaya nito. Kasi quadruple. Now, commonly, ang water station, monthly may nagirenta yan. So magkano yung renta? 5,000 pesos. Common na yun, 5,000. Tapos sa Nawasa or Water District, kung kayo ay bumibenta ng 200 galon, buwan-buwan, ay magkukonsumo kayo ng 5,000 pesos sa Nawasa. Yan. Now, kung meron kayong salary, pinapasweldo na mga tauhan na ang sweldo nila is 350 per day, kung dalawa po yung tauhan ninyo, that's 9,100 ang isa, tapos dalawa siya, so 18,200. Okay? Extra expenses nyo pa po is gas o yung tricycle. Sa akin, sa experience ko, isang tricycle, kumukonsumo siya ng 100 pesos gas araw-araw po yan. Times mo sa 26, is equivalent to 2,600 pesos. Filter. Itong filter. 100 pesos kung package 4 yan o package 9 plus 200 pesos. Package 4. Kapag package 9 plus 300 pesos. Yan po yung mga rate. Next is, meron tayong gasto sa salt, yung asin. That is 400 pesos. Meron din po tayong expenses sa seals, yung mga selyo. Kung kayo po ay nagdadalawandaang galon, ang selyo na inuubos nyo sa isang buwan is 5,200 pieces na selyo. So, ibig sabihin, ang halaga po nun ng kabuuan is 3,100 pesos sa buong buwan na yon. Tapos, sa plastic naman, kung kayo ay nagpa-plastic ng container, yan, even, presentable na yung marketing nyo na yan. Meron kayong gasos na kung piso ang isang plastic, meron kayong 20 times 26, that's 2,600 pesos sa plastic. Pero syempre, hindi naman lahat ng water station nagpa-plastic, so pwedeng mawala din yung plastic na yon. Other expenses, naglagay ako, for example, naplatan yung tricycle mo, nagkaroon kayo ng problema sa kalsada, nasuraan ng gulong, nag-maintenance. So yun po, nilagay ko po ng extra expenses na 5,000 pesos. So, total po na expenses natin is 45,100 pesos. Yun po yung total expenses natin sa buong buwan. Pero, ito naman po ang income ng isang water refilling station. Kung nakaka-100 po kayo sa deliver, ito po ay magkocost 30 pesos multiply into 100, that's 3,000 pesos. Kung meron pong walk-in o diyataw nating refill, 25 pesos multiply to 100, that's 2,500 pesos. Pag inad nyo po, 3,000 plus 2,500 equivalent to 5,500 pesos. Total gross sales in one day. Yes, yung 5,500 pesos, that's a normal delivery ng isang water refilling station. Lalo kung malakas na. Yung iba pa, nag-10,000. Kagaya ng water station ko before, baka 10,000 pa ako dito sa lugar namin. Ngayon, kung meron kang 5,500 pesos gross sale every day, i-multiply mo sa 26 days. Sir Alfred, bakit 26 lang? Yung Sunday, nag-day off yung tao mo. From Monday to Saturday lang yung trabaho. Okay, so 26 days, so 5,500 times 26, that equivalent to 143,000 pesos total gross sales in one month. So yun po yung ating computation. Yung 143,000 pesos, ang gawin nyo po dyan, i-less nyo po yung gastos nyo na 45,100 pesos, meron pa rin po kayong net income na 97,900 pesos. Wow! Ang laki. Yun po ang kinikita ng isang water refilling station na nagbebenta ng 200 galon. So, sa mga viewers natin na may water refilling stations,
ang goal natin, minimum tayo ng 200 pataas. Yan. So sa mga ka-watermax dyan, in-encourage ko kayo na kapag nag-operate kayo ng water station, dapat may target goal kayo. Ano ba yung target goal? Target market nyo dapat at least kaya nyo bumili ng 200.